At ayun na nga mga kapatid, narating na namin ang Santa Monica Church sa Sarat, Ilocos Norte. Ang simbahan na ito mga kapatid ay isang makasaysayang simbahan. Dito naganap ang kasalang Grigi Araneta at Irene Marcos na kung tawagin ay the wedding of the century. So, tanong po, dun po sa itinerary po natin about kay Ma'am Irene and kay Sir Greg Araneta, dito po kinasal si Ma'am Irene and Sir Greg Araneta po. So yung timbahan po nito is very significant na sa kinatawag natin Marcos Trail. Kinasal po si Ma'am Irene and Sir Greg Araneta. But according po sa kwento, napapaliputan po ito ng madadandang bulaklak na hindi po galing sa Pilipinas daw yung mga bulaklak. Kasi kung sa kwento po, baka po may mga alam, may mga nang... That's why tinawag na wedding century. Wedding of the century. Yeah. Napakaluwang at napakalawak ang sakop ng simbahang ito, mga kapatid. Ayan, ating makikita o. Mga kapatid, pakatandaan. Hindi po kami nagpo-promote ng simbahan upang kayo'y magsimba rito. Iba po ang aming sadya. Concept of trust and loyalty. If you work for a man in heaven's name, work for him. Speak well of him and stand by the foundation he represents. Remember, an ounce of loyalty is worth a pound of cleverness. If you must growl, contempt, and eternally find fault, why? Resign your position. And when you are on the outside, tempt to your heart's content. But as long as you are part of Morningstar, do not contempt it. The first high wind that comes along will blow you away, and probably you will never know why. 777 Morningstar from Kingdom of Marga presents. Santa Monica Church. Ayon sa kwento mga kapatid, ang simbahang ito noong panahon ng ikinasal si Grigi Araneta at Irene Marcos ay talagang punong-puno raw ito. Napakaraming mga bisita at nakidalo sa kasalan. Kaya tinawag na wedding of the century. Marami ang tao. Merong nakahanda sa mata, mga may hinanda rin sa kaway, at doon sa may Malacañang dalot, at may hinanda rin dito. Dahil napakarami ng tao. Magugulat ka, hindi halos makausap ang sasakyan natin. So napakasaya. Siya ay nakasakay sa isang karawa. Kalisin. Wala, ang kalesa may bubong. Ang kalisin wala. Doon siya sumakay. Kalisin. Ito ang loob ng simbahan mga kapatid. Kung ating titignan sa bandang taas, ang daming kahoy na ginamit bilang trusses. Ito raw ay tinawag na double trusses. Napakagaling naman nang gumawa nito mga kapatid. Kamangha-mangha rin ang kanyang gawa. Subalit, iba pa rin ang gawa sa bato dahil ang bato ay hindi nasusunog at sadyang matibay. Dahil ang bato ay si Kristo. Baka lang pagdating niya dun sa dulo, wala na pala yung inundrum. Ayon sa mga taga rito, mga kapatid,
Ito raw ang pinakamahabang simbahan sa buong Ilocos Norte. Pinakamahabang aisle na lalakaran papunta ng Kadilag Altar. Aba mga kapatid, huwag kang magbalak na dito ikasal. Sapagkat napakahaba pala ng aisle na lalakaran dito. Baka mamaya biglang nagbago ang isip ng iyong mapapangasawa at ika'y matakbuhan. Seriously, what the fuck are you doing? May kwento kasi na si Ma'am Irene daw kaya dito pinasal. Kasi nga daw, gusto ni FEM na pag-isipan niya muna kung itutulong niya ba daw yung kasal habang naglalakad yun sa aisle po na yan. Kasi this is the longest aisle po. This is the church. Okay. Makikita ninyo pagpasok ninyo sa simbahan hanggang dun sa dulo ng altar. Yung dulo ha, ng altar, ito ang simbahan sa Ilocos Norte na may pinakamahabang aisle. Okay. And then, pagpasok mo ng pintuan on the main door, mayroong pintuan sa kanan, halfway hanggang altar, may pintuan sa kanan, may pintuan sa kaliwa. Pagtapos mo ng altar, may pintuan uli sa kanan at may pintuan sa kaliwa. So ako mismo, I'm telling my children, kung gusto nilang magpakasal dito sa sala, so that while they are walking towards the groom, makapag-isip siya kung itutuloy niyang magpakasal. Kasi at yan, kung ang babae ay napipilitan lang, pwede siya kumistapo sa kanan o sa kaliwa. Ang binata rin, kung napipilitan lang, pwede niyang gamitin yung pinto ang dalawa dun sa dulo. Takbo ka agad. Ma'am, galing pala dyan ah. Hindi ko alam ah. Naku naman si nanay, ang galing magkwento. Kaya nga mga kapatid, huwag niyo nang balaking magpakasal rito. Baka kayo ay matakbuhan. Seriously, what the fuck are you doing? This church was built in 1717. Sige. So, napunong po ba, no? Kulang pa. Kulang pa, no? Ano ba estimated na bisita? More than... Hindi ko alam kung ilan talaga ang halimbawa seating. Hindi ko alam ang capacity nito, pero sumobra ang dami ng tao that time. Kasi pati yung ibang mga houses noon, naghanda rin kami parang may piyesta sa sarat. So, people flock to Ilocos Norte that day. So ayun nga mga kapatid, ang kwento sa kasalang Grigi Araneta and Irene Marcos dito sa Santa Monica Church sa Sarat, Ilocos Norte. Ayon sa kwento ni nanay, ay talagang napuno raw ang buong sakop ng simbahang ito mga kapatid. Hali kayo mga kapatid at pakinggan pa natin ang iilan pang kwento ni nanay. Yung ano po, yung eskwela kami ng FEM po, pero sa school ang palad po ngayon. Nakasarado siya. Kasi Sabado. Meron po specific classroom po dyan kung saan po siya tumuntung grade 1. Ginawa po siyang small museum po siya. And may kwento po doon about dun sa langgam sa natatawa kanina kung ano daw yung... Ayun lang. Aba mga kapatid, mukhang meron tayong mapapakinggang kamanghamanghang kwento rito patungkol sa langgam na umano'y kwento ni Andy Marcos o dating Pangulong Ferdinand Marcos nung kanyang kamusmusan o noong nag-aaral pa lang siya rito ng kanyang elementarya. Hali kayo mga kapatid at ating pakinggan. Ipikan na kwento ng langgam. Actually, si Ferdinand, we call him Andy, nakihirapan akong Ferdinand. Si Tata Andy has a weakness for crawling insects, more particularly sa langgam. Kasi doon sa likod ng museum noon, merong puno ng sampalok din.
And then ang puno ng sampalok, merong, kung tawagin sa Tagalog, ibok. Pero in Ilocano, buhos kung tawagin. Yung malalaki. Na red. Ngayon, natutuwa siya sa ganun. Alam niyo kung bakit? Na-fascinate siya that a langgam that size could carry leaves. Ang malalaki. Kaya nga tuwang-tuwa kami noon. You remember the Carlsberg? Hindi ba merong may advertisement ang Carlsberg na langgam ang nagbibitbit? Kasi makikita mo doon ang teamwork. Kaya yun is itinuturo sa aming mga apo that teamwork works. There has to be a concerted effort to attain a goal. Kaya bayanihan, teamwork, concerted efforts sa pagtutulong-tulong. Hindi naman kayang bitbitin ang nag-iisang langgam yan eh. Pero pag pinagtulong-tulungan, nakakarating from here to there. Okay? Yes, unity. Aba mga kapatid, hindi ba ang husay at ang galing ng kwento ni nanay? At talaga namang kapupulutan din ng aral. Pinabilib mo ako nanay ha? Isang bagsak naman dyan para kay nanay mga kapatid. Oh, wait, I call myself a recycled teenager. I do not want to be called senior citizen. Aba, sadya rin namang nakakatuwa itong si nanay. Bagong words si nanay yun ah, recycled teenager. Well, anyway nanay, maraming salamat sa iyong malagintong kwento. Talagang natutuwa at may napulot akong magandang lesson roon. Well, anyway mga kapatid, dito na nagtatapos ang aking kwento rito sa nangyari sa Santa Monica Church sa Sarat, Ilocos Norte. Anyway, kung inyo nagustuhan ang aking content, please huwag kalimutang mag-subscribe kung bago ka pa lang sa aking channel. Paki-hit ang notification bell para lagi ang updated sa lahat ng aking mga content na ilalabas. Please like, comment at paki-share rin natin mga kapatid para malaman din ng iba. Susunod, ano-ano ang ating makikita at masasaksihan sa Fort Ilocantia. Okay, dito kami sa Fort Ilocantia. Anumang building, pero ayos ah, maganda. Pakaabangan natin mga kapatid, panigurado ko, marami rin kayong matutuklasan rito. Maraming salamat. God bless. Bye-bye.